Good day mga idol. Good morning. Kamusta mga idol? So ayan, nakikita nyo, nakabaklas yung front shock natin. May leak na kasi tong ano ko mga idol. May leak tong front shock. Yung front shock natin may leak. So kakapalit ko lang ng oil seal. Nagli-leak pa rin siya. Dahil nga ayan, may mga gasgas na siya. Kita nyo ba yan? So pag may gasgas na pala telescopic natin, kahit maliit lang yung gasgas nyan, nakikita nyo ba yung gasgas? Ayan, ayan yung gasgas nya. Kahit ganyan yung gasgas nya mga idol, nagli-leak na pala yan. Kasi dati nagli-leak na rin to, pero tinry ko lang palitan ng oil seal. Kaso nagli-leak pa rin. Bali ginawa na namin yung ano, may tinuro sa aming technique para hindi mag-leak. At may gas-gas, naglagay kami ng grasa. Okay naman siya sa una, mga isang linggo rin siguro, walang katagas-tagas. Kaya lang nung mga ilang araw na kakabiyahe, kakatagtag, yung grasa niya lumalabas na rito. Lumalabas na dun sa oil seal. So ayun, hanggang sa ayun, nagtagas na ulit siya. So hindi siya pang matagalan yung grasa na nilalagay para mag-seal dun sa gasgas. So kailangan natin magpalit ng inner tube ng telescopic. Kaso mahal, tsaka mahirap maghanap ng ganito lang mga idol. Meron kasama yung nabibenta sa 2.5 yata, kasama na yung front ano, yung baso niya, yung outer. Since okay pa naman yung outer natin, pwede pang pagtiyagaan. Ito lang kailangan natin, kaso wala man tayong mahanap na nagbebenta ng ganito lang. Kaya ang may nag-suggest sa akin, pwede pa raw to, papabaliktad lang sa machine shop. Yung unang pinagtanong akong machine shop, nasa 1.5. Mahal, parang bumili ka na rin ng isang buong ano, kunti na lang idadagdag mo, makakabili ka na sa bawas kalat ng isang set kasama ng outer. Kaya naghanap ako ng ibang machine shop. Ayun, may napagtanungan tayo kanina, 400 ang isa. So dalawa, 800. So medyo mas mura siya. Mas mura siya dun sa unang machine shop na napagtanungan natin. Kasi pwede para ito mga idol, babaliktarin lang. Di ko rin alam kung ano eh, paanong discard, basta babaliktarin, papabaliktad daw, alam na daw ng machine shop yon, papabaliktad lang. So siguro ililipat yung thread dito, lipat dito, basta papabaliktad daw, para kasi yung gasgas niya mapunta sa ibabaw, tapos yung walang gasgas mapupunta sa ilalim nung baso natin, yung outer tube. So ayun mga idol, natali na natin yung ano, yung telescopic natin. Dadali na natin dun sa machine shop. 2,000 years. Alright mga idol, what's up? So ito na no. Ito yung pinagawa natin kahapon. Dinala ko dun sa machine shop, kaya lang pinabalikan niya ako kasi nga maraming gawa kahapon. Ngayon lang nila nagawa. So katatapos lang no. So ito, ito yung dala natin kahapon. So ayan, andito yung gasgas. Although hindi naman to, wala namang problema kahit gasgas tong dulo na to. Ang problema lang kasi rito, 'di ba? Andito yung gasgas niya, ayan. So ganito kasi dati 'yon, hindi pa nababaliktad, ganyan yung position niyan. Ganyan yung position. So yung gasgas tumatama dun sa oil seal. So pag may gasgas nang ganyan, kahit pa bago oil seal niyo, magtatagas na. Kaya ang ginawa ko, pinabaliktad ko siya. Ayan, pinaganyan na siya ngayon. So, ayan, wala na yung gasgas dito. Napunta na yung gasgas dito sa may handlebar. Ayan. So, ito na yung handlebar. Binaliktad lang nila yung thread. So, nilipat nila yung thread dito na ito, pinutol to rito mga idol. Pinutol yung lock rito, inilipat dito. So basta yun, babalikta rin lang. Kung dati nakaganyan siya, kung dati nakaganyan, ito yung nasa ilalim, ngayon nakaganyan na siya. Ito na yung nasa ilalim. Yung ilalim napunta na sa ibabaw. Basta binaliktad lang. So sasabihin nyo lang dun sa machine shop,
papabaliktad nyo lang. So kung may ano naman, kung may pambili ng mga idol, mas maganda bumili na ng bago, isang set na sa 2.5 yata yan sa bawas kalat. Mahirap kasi bumili ng ano, inner tube lang. Kung inner tube naman, mga nasa 2,000 yung mga ano, yung mga yayamanin inner tube, pwede rin yun. Kaya lang kasi low budget tayo. Tipid racing tayo, so ayan. Tipid racing kasi tayo mga idol, kaya pinabaliktad lang natin, pina-machine shop. So pwede naman daw. Pwede naman, nagsabi lang kasi sa akin. Papabaliktad, papa-machine shop. So sana umukay na to, no. So wala namang gasgas na rito banda sa may oil seal niya, kasi yung oil seal nito ay ayun, makulit kong alaga. So ganun din yung ginawa dun sa isa, no? Ayan. Ganun din yung ginawa dun sa isa. Binaliktad lang din. Kasi nga may gasgas na rin. Ayan. Maliit lang yung gasgas niya. Pero kahit maliit lang yan, mga idol, nagli-leak na rin talaga yan. So kaya pinabaliktad na natin. So wala nang gasgas rito. So ngayon, na-assembling ko na lang, mga idol. So bumili na rin pala ako ng tutti oil. Ito na yung gagamitin natin pang ano, panglagay ng langis dito. Mura lang to, mga idol, 32 pesos. Pero pwede naman to. Ito rin talaga ginagamit nung kahit nung nakarang palit ko ng langis rito. Ganito, ito rin yung ginamit ko. Okay naman, marami naman gumagamit ng pork oil na tutti ang ginagamit. Price nga pala na ito, mga idol, pagpabaliktad nyo. Kung isa lang naman yung sira nung ano nyo, pwedeng isa lang pabaliktad nyo. Bali 400 kasi ang singil rito, mga idol. 400 isa. So dalawa itong pinabaliktad natin. 800 yung binayaran natin. And then nga pala, mga idol, pag magpapabaliktad kayo na itong telescopic, dadalhin yung buo, mga idol. Iiwan nyo lang yung outer tube. Ang dadalhin nyo, itong buong telescopic kasama yung spring niya sa loob, basta kasama yung nut, yung isang ano, yung isang set na ito kasama yung panloob, pera lang doon sa outer. Kasi kailangan nila yung pati spring, kasi pagkatapos nilang baliktarin yan, kasi mabubutulan yan, mga idol, eh. Tulan nila yan, kaya iiksi ng kaunti yan, kaya mangyayari, ahaba yung spring nyo. So kailangan dala nyo yung assembly para i-assemble nila pagdating doon nang maputulan kung gaano kahaba ang puputol doon. Assemble ka na lang, mga idol. Alright, mga idol, assemble na natin. So make sure nyo lang na malinis na nahugasan nyo na maigi yung ano, nalinis nyo na yung outer tube, no? So assemblein lang muna natin to. So ipapasok nyo lang naman yun dyan. So make sure nyo lang na malinis. So ayan. Alright. So ayun. Kasi may oil seal na to. Bago naman yung oil seal nito, mga idol. Siguro mga 2 linggo pa lang nakakaraan. Kinabitan ko yan. Tapos yun. Yung dust seal natin. Press nyo lang ganyan. So ayun. Pasok na siya, no? Nandito yung ano nun, yung gasgas. So ngayon, nandito na siya sa taas. Ayan na yung gasgas niya ngayon. Ayan, sana nakikita nyo, no? So ayan na, napunta na sa taas. Kasi nga, binaliktad na ito, eh. So ito lang yung ano, option natin kung ano tayo, racing tipid tayo. Ito yung pinaka the best na ano, option. Kasi yung ginastos lang natin rito sa machine shop, 800 lang, mga idol. Plus pork oil, 32. So 832. So yun lang yung ginastos natin, no? Kung low budget kayo, pwede nyo nang pabaliktad na lang. Para di na kayo bumili ng bagong shock. Tapos screw nyo lang tong ilalim, tong maigi. Ina-assemble ko to. Shoutout muna tayo. Shoutout to Joaquin, Winnie Stolano, Danica Aguilar, Borch Complado,
John Renner, Jake Sarmiento, Earl Permijo, Zig Zaraneta, Gamer Real Talk, Gerald Tomas, Rachel Ria, Vince Blagg, Saldi Nicole Capal, Byron Rivera, Lloyd Fernetes, Jasper Villamosada, Rocky Fusdan, Jason Billione, Jade Aguilar, Werpa Pips, Roderick Abunita, Jay Ferrer, TM Clark on YouTube, Brenda Mendez Lopez, Mau on Bike, Gerald from Bacolod City, Brian Matangak, Miguel Sarmiento, Classics 21. Alright, maraming salamat sa mga idol natin dyan at sa patuloy na pagsubaybay. At pasensya na nga pala sa mga hindi pa nasa-shoutout. Pipilitin natin i-shoutout lahat yan. Alright? Okay. Okay, all right. Few inches later. So ayan, ganda. Maganda na yung play niya. Hindi siya matigas, di naman siya sobrang lambot. Total na nalagay kong oil ito. Isang tuti oil, 200 ml na tuti oil. Ngayon, pag sobrang lambot pa rin mga idol, pwede naman kayo mag-additional. Dagdagan nyo lang ng konti. Racing tipid tips. So, ayun, okay na yung ano natin. Okay na yung shock natin. Bali, andito na yung... Nakakikita nyo ba? Andito na yung gas-gas. Andito na yung gas-gas. Part na to. Ito, wala nang gas-gas dito. Kasi kahit konting gas-gas kasi yan, magtatagas talaga yan mga idol. So ayan, kita nyo naman, makainis na siya. Wala na siya ulit gas-gas. So yun lang mga idol. So para sa mga nagre-racing tipid dyan, sa mga nagtitipid, mga budget meal. Malaki-laki rin na tipid natin mga idol. So yun lang no. Kung nagtitipid kayo, gusto nyong gamitin pa yung luma, at wala pa namang gasgas yung kabilang side, pwede pa yon. Pero kung may budget naman kayo, di bili na lang kayo isang assembly. Nasa 2,000 hanggang 2,500 ang ganun ang presyo. Isang set na yon sa mga bawas kalat. Kasi pag brand nyo, mahal talaga yung pag brand nyo mga idol. Since racing tipid tayo, so ayun lang pinagawa man natin, pinabaliktad natin. Then, okay naman yung kinalabasan. Wala namang tagas. Kasi nga, ano na yun, wala nang gas-gas yan. So, paano mga idol? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. At shoutout sa lahat ng bagong subscribers. Maraming salamat sa inyo.